morning, good evening sa inyo mga spikitik. So, nandito tayo sa bagong branch in Budget's Bike. Kawit naman, syempre. So, eto na, may bago ako ibabike check nga pala dito. So, eto yung kauna-unang bike na ibabike check ko dito sa bagong branch ng Budget's Bike Cavite. Syempre dito sa Kawit. So, eto na, si T-Rich Rainier mga spikitik. So, ayan. So kung bago ka dito sa channel natin, don't forget to like, comment, and subscribe mga Spigitik. Spigitik the Explorer lang sa Facebook, sa TikTok, syempre dito na rin mga Spigitik. So please follow those social media accounts. Alright? So simulan na natin to, si T-Rich Rainier mga Spigitik. So simulan na natin to mga Spigitik, si T-Rich Rainier. So etong binabalcheck natin ngayon is 29er mga Spigitik. And then, syempre, kulay niya pa lang, ang ganda. Napakaganda ng kulay niya mga spikitik. So simulan na natin sa kanyang top tube mga spikitik. So hindi naman ganun ka-loud, pero napaka minimalist pa rin nung kulay niya. Yung design niya napakaganda. And kung makikita nyo ito, may mga naka-emboss pa dito. So hindi to sticker mga spikitik ha. Ayan, ayan yung design niya sa ibabaw. Ayan. So, simula dito, medyo may kakapalan dito, onting-onting kapal lang, pero pagdating dito sa baba hanggang sa seat tube niya mga spikitik, napakanipis niya. Ayan siya. Ayan. So, dito may black dito. Dito may green. Kung ano, nakalimutan ko tawag dito, fluorescent green ba tawag doon? Correct me if I'm wrong. Hindi naman mawawala yung warning niya diyan sa taas. All right? So, welding itself mga spikitik, makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Ah, di ba? Ito makinis siya mga spikitik. Wala kang makikitang bangas dito. Ayan, malinis na malinis. Down tube niya naman is, hindi siya tubular. May pagka-triangular naman siya, ayan. Malinis, nandito yung brand name niya, si T-Rich. Then, naka-indicate na rin na alloy 6061 yung ginamit sa kanya. Ayan, isa lang yung battle cages na nakaabang sa kanya, lagayan na battle cages. Size medium nga pala itong 29er na binabike check natin mga spikitik. Ayan, 29er. Ayan, so pagdating naman sa kanyang seat tube, medyo may pagkakurbada siya. Hindi nyo siguro mapapansin dyan sa pinapanood nyo ngayon, kung naka-cellphone ka man o naka-laptop. Pero dito sa akin, may kurbada siya. Kitang-kita ko dito. Ayan. So, sa kanya namang BB shell mga spikitik, kitang-kita naman yung welding niya. So, okay na okay pa rin niya sa akin. Since, alloy naman to, and hindi naman to carbon. Alright? 3040 ang chainring na ginamit sa kanya, and then, T-Rich na rin yung ginamit sa kanyang crank. Ayan. So, check naman natin kung gaano kahaba naman yung crank arm niya. So this is 175. Mahaba to. Mahaba yung crank ni T-Rich 175. Then ayan, kitang-kita naman sa seat stain, ay sa chain stain niya mga spikitik, may nakalagay na ditong skin, bike skin or ano. Ayan, may nakalagay para pag nag-chain slap naman yung mga kadena nyo, hindi naman magagasgasan. So pagdating sa kadena niya mga spikitik, YBN ang ginamit sa kanya. Ayan, 29er, dito dumaan yung kanyang cables, ayan. And then, RX-10 ang ginamit sa kanya. Smack yung ginamit, ayan, kitang-kita. So, this is 10-speed mga spikitik. Alright, check natin kung ilang teeth naman yung pinakamalaki nito. So, ang pinakamalaking teeth niya is 40 teeth mga spikitik. Ganda ng kulay nito, black. Pero, in the future, malamang ito kukupas din yan habang ginagamit mo. Alright? Tires na ginamit sa kanya, 29er by 2.10 CST all-terrain ang ginamit sa kanya. Alright. So pagdating naman sa brake set niya mga spikitik, ito lang yung nakakatuwa din sa kanya. Ito, naka-hydraulic na rin mga spikitik. 160mm yung ginamit sa kanyang rotors. And brake set niya is Logan ba yan? Hindi ko makita gaano dito. Logan nga mga spikitik. Ayan, hydraulic na yan mga spikitik. Okay, so pagdating naman dito sa saddle niya mga spikitik, T
T-Rich na rin yung ginamit sa kanya. And then dito naman, maganda yung kanyang clamping dito, mga Spikitik. Ito na rin yung kanyang stock pedals, mga Spikitik. So ito, ball bearing to talaga, mga Spikitik. Ball bearing yan. 31.6 ang clamping nito, mga Spikitik, ha. Ayan. Mainam. Pero check natin yung haba nito. Maganda rin yung ginamit sa kanyang seat clamp, ha. Check natin yung haba nito. 300 yung haba. 300 yung haba nito. Then good thing, naglalagay na rin sila ng dust protector dito. Yung goma na yan. Ayan, oh. Maganda. Magaling, magaling, magaling si T-Rich pagdating sa mga ganito. So pagdating naman sa kanyang headset, mga Spikitik, so ito, hindi pa to silvering. Okay? Hindi pa siya silvering, mga Spikitik. Double check na natin. Oo, hindi pa. So, walang pagkakakilanlan ng kanyang headset. Si T-Rich naman yung kanyang stem. 31.8 ang clamping naman. Neto, handlebar niya. Okay? So, yung grips niya is naka-bolt-on na rin, mga Spikitik. Oh, ito. Naka-bolt-on type na yung kanyang grips. Pero para sa akin, palitan mo na lang din to kasi medyo may katigasan. Pero depende sa gloves mo yan. Brake levers is Logan. Ayan. RX-10 yung shifters niya naman. Alright. So, pagdating naman nga pala sa kanyang, what do you call this? Yung kanyang head tube is hindi pa to tapered, mga Spikitik, ha? Pero para sa akin, look itself, makinis to talaga. Sa fork niya naman, ito, may manual lockout. Preload is working. Mainam. T-Rich yung brand na ginamit sa kanyang fork, mga Spikitik. So, good thing naglalagay na rin sila ng mga gantong rubber para at least malaman mo kung hanggang saan na yung travel ng fork mo. Kung para, kung talagang kailangan ng i-repair yung bike mo, yung fork mo, magandang maganda nang maglagay ng ganito para at least aware ka sa nangyayari sa fork mo. Alright, so by the way, pag-usapan naman natin yung handlebar niya nga ulit, mga Spikitik. Handlebar niya is alloy. Seat post niya is alloy na rin. So medyo may kagaangan na rin to, mga Spikitik. So eto, panigurado to, coil type to, mga Spikitik. Alright, so eto na lang siguro yung i-upgrade mo dito. Para sa akin, all goods na to, mga Spikitik. Yung kanyang crank set, in the future malamang magpapalit ka rin ng crank, eh. Eto, palitan mo na lang to, i-hollow tech mo na lang to in the future. Alright, so pag-usapan na natin yung presyo na ito, mga Spikitik. Alright, so ito na nga, si T-Rich Rainier, mga Spikitik. So bago natin pag-usapan yung presyo nito ni T-Rich Rainier, syempre dito lang yan sa bagong branch ni Budget Bikes Cavite, which is located here in Kawit. So didiscuss ko or ilalagay ko na lang din siguro yung Google Maps na itong bagong location nila. So pag-usapan na natin itong presyo nito. So don't forget to like, comment, and subscribe muna, mga Spikitik. So yun, presyo nito is 11,600. Ayan, kitang-kita, walang daya, mga Spikitik. So magiging 11,100 na lang to. Syempre hanggang katapusan lang yung sale nila dito, since bago yung branch nila, binibigay nila yung best nila para makamura kayo sa mga bikes nyo. So 11,100 hanggang katapusan lang yan, mga Spikitik. May kasama pang helmet dyan. Alright, so sa 11,600 na yan, worth it na ba si T-Rich Rainier? Comment down below, mga Spikitik. Alright, so this is your Spikitik the Explorer, mga Spikitik. Maraming salamat. Don't forget to like, comment, subscribe. Paulit-ulit. Ciao!